dare you attack my son? Hindi ako dapat magsabihan mo yan. Siya ang pumatay sa asawa mo, si Aliana. At siya rin ang dahilan kung bakit napunta sa amin si Florence. Kausapin mo si Pastel. I want Samuel investigated. Ang totoo, may kinalaman si Samuel sa pagkamatay ni Aliana. But I'm going to make sure that he pays for it. Ang dami-dami na nang nangyayari dito. Naglalakwatsa pa kayo? Actually, we met up with Florence. Asan siya? She was planning to run away. Pero na-convince namin, public na nga siya ngayon sa Almero eh. Hmm. What? Siya nga pala si Tito Samuel, ang pinaka-paborito kong tito. Si Lolo mo, si Lolo Roger mo. Ano eh, inatake siya. Dandun sa ospital. Sasama na kami. O, tara na, bilis! Siya inatake. Dahil ba naglayas ako? Kasalanan ko to eh. Florence. Wala kang kasalanan. And I'm sure he'll be okay. Paano kung hindi? Hindi ko mapapatawad sarili ko pag may hindi magandang nangyari sa kanya. Florence. Tama si Nero. Huwag ka mag-alala. Teka, bakit di ka po kasama sa hospital? Ano? Kailangan ko siyang bungi. Kailangan ko kuha ng gamit. Teka, saan po ba yung ospital na sinasabi niyo? Diyan lang sa Mary Grace Hospital. Teka, di naman tayo papunta dun eh. Palabas na to ng Levante eh. Baba. Dito sa mall, bakit kami ganyan? Maraming tanong. Bumaba na kayo! Baba! Wow! Ano? Papalad ka? Ganun, bumaba na kayo eh. Baba na! Baba, sabi! Tito Samuel, ano ang buha to? Bakit niyo ba ginagawa to? Laro naman eh. Hindi maganda balak nito. Tumahimik ang bata ka, ha? Nasaan si Lolo Roger? Huwag kang mag-alala sa lolo mo. Ligtas siya. Pero alam mo kung bakit? Hindi mangyayari lahat ng to eh. Hindi dahil sa tatay-tatayan mo si Frederico. Eh, hindi ko naiintindihan. Anong kinalaman ni tatay dito? Naalala niya at nakita niya nung gabi na namatay si Aliana. At sinasabi niya, ako ang pumatay sa ina mo. Kaya lang wala na yata akong magagawa eh. Hindi na yata lulusot yung mga tinago kong sikreto. Dahil ang lolo mo at ang daddy mo, pinapaimbestigahan na ako. Sigurado ako, ang lolo Garpido nyo, hahalungkating lahat ng sikreto ko. Bukas, makalawa,
malalaman na nila yung secret. Paano ang nangyayari? Ewan ko dito. Ano bang ginagawa mo? Nasasakyan! Hindi si Lorenzo! Aliana. I have to do this. Sasabihin mo sa kanilang lahat ang nagawa ko. Bakit kailangan mo siya saktan? Samuel, magkapatid kayo. Isang pamilya tayo. Pamilya? Talaga bang pamilya ka? Talaga bang pamilya kayong lahat? Ganito bubuhay si Lorenzo. I will never get what I deserve. Ito ang gawin ko. Pati nung mahal ni Daddy. Ito ang sakripisyo ko. Alam ko sa kanya pa rin mapupunta ang lahat. Ito ang nag-disappoint. Para mawawa na. Hindi ka masamang tao. Huwag ka magpakain sa buod ng puso mo. Sorry, Anya. Huwag ka mag-alala. Hanapin ko si Celestina. Lagi ko siya puprotektahan. Huwag! Na ako ang pumatay.
sa iyong ina. Kaya naman nung nakita kitang nahihirapan sa kamay ni Lorenzo, Florence, tinulungan kita para makatakas ka, para maging malaya ka. Diba? Dahil yung pinangako ko kay Alian, para kahit papano, mabayaran ko man lang. Iwa ako sa akin. Lawrence, hindi kita sasaktan. Ikaw mag-alala. Pero wag na wag kang gagawa ng hindi ko magugustuhan. Dahil kung hindi, baka hindi mo ito pa rin pinangako ko sa iyong ina. Lawrence, kinailangan lang kita para makatakas ako. Para makakuha ako ng pera sa lolo at daddy mo. Dahil gusto kong magsimula ulit eh. At lumayo na sa inyo. E buti na lang nagsama ka ng Feral dito. Madadagdagan yung kikitain mo. Di ka mananalo. Saan ka man tumakbo? Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo. Bakit? Anong alam mo sa kasalanan ko? Ha? Anong alam mo? Napakang bata ka. Gusto mo gawin kitang example, ha? Kapag lahat ng plano ko ito hindi natupad, magbabayad ng Ferrel at ang Almero. Malaking pera sa akin. Tabi, Florence! Hindi! Florence, ako ito! Tristan! Tabi! Pero hindi! Tristan! Tristan! Ah! Ah! Tama na! Tama na! Tristan! Tristan! Ah! Tristan! 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 Talagang magalala. Safe na kayo. Tristan! Tristan! Uy! Uy! Tristan! Uy! Tulang! Tulang! Uy! Tristan! Uy! Tristan! Ano ba? Tristan, tumising ka! Tulang! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Ano? Hindi, tumising ka! Tulang! Tulang! Anak, okay na ba to? Isa na lang na. Ah, okay. Nasaan na ba sila, Denjo? Salamat. Oh, wala pa yung mga Guimaras mangoes, ha? Lawrence, may problema tayo. May problema tayo sa mangga. Juan, bakit? Huwag mong sabihin hindi Guimaras mangoes yan. Tristan only wants Guimaras mangoes. Ang pinakamatatamis na maga sa buong mundo. The universe, rather. Siyempre, patapusin mo muna ang Kuya Dencio. Guimaras mangoes yan. Ang problema natin, baka dalawang mango pa ina lang ang magawa natin dyan. Paano kasi, pauwi dito, nilantakan ni Iking yung mga mangoes. Dalawang basket to eh. Isa na lang. Hindi ko naman kasi mapigilan eh. Ang sarap. As a matter of fact, may chismis na ang Guimaras mangoes ay sineserve sa Buckingham Palace ni Queen Elizabeth. Mm-hmm. Kung yung reyna nga nilantakan yung mangga eh, ako pa, na commoner lang.
Sige na nga, okay na yan. Pero bawal ka nang kumain ng mango pie, ha? Ayan. Fair enough. Yun nga pala, Florence. You have to make sure na yung pie mo ay crusty, hindi crunchy. Kasi yan ang gusto ni Tristan, ha? Okay? Teka, teka. Anong pinagkaiba nun? Oo nga. Di ba pareho lang naman yun? Oh. Crunchy kasi ang sound kapag crusty ang kinakain mo. Oh. Pero parang hindi naman po okay na hindi crunchy and crusty. Naku, Nay! Ako na pong bahala doon dahil alam ko ng sikreto paano gawin yung crusty but not crunchy. Ah! Perfect ko na yan. Enjoyin mo yan dyan. Tristan, ngayong nandiyan ka na, wala ka ng excuse. Samahan mo ang lola mo, ha? Remember, feral tayo. Kayong mga Shokoy, wala mo kayong sasabihin sa Shokoy na yan? Bro, huwag ka mag-alala. Minake sure ko na i-delete yung browser history mo para wala nang makakalam kung anong videos pinapanood mo. Bro, lang niya ka. Laki pala ng utang mo sa Gio. Ako yung sinisingil. Tirador ka pala ng brownies. Huwag kang mag-alala, bro. Camille's perfectly fine. Ira, Lina, and Antonio are always with her. And we're making sure na meron siya laging kausap. Don't worry na. Amin ang bahala. Say hi to Dad. I'm sorry, ah. Pasensyaan mo na lang mga jokes niya. Nasabi na rin na okay naman kami dito. Huwag na rin siya mag-alala. Wala nang kailangan ko matok sa puso ko. Open na magmahal. Tristan, Iho, thank you so much for all the memories. Tristan, ako na bahala sa sakyan mo, ha? Tristan, sorry, binawasan ko yung Gimaras Mangoes mo. Mamimiss ko yung muscle mo. Tristan! Mamimiss ko yung mga mango pie mo! Sir Tristan, parati ka po namin aalalahanin. Tadaunang kagat ko po ng mango pie para sa'yo po yun. Tristan, tatanungin ko yung napakalaking utang na loob ang pagligtas mo sa anak ko. Maraming salamat, Tristan. Ako naman ang mag-aalaga sa pamilya mo. Open na open magmahal. Hindi ba dapat sarado na yan? Di pa ba ako sapat? Sapat na. Pero alis ka naman. Kaya pinapanatili kong bukas. Naghihintay sa pagbabalik mo. Sorry, Nero, pero kailangan ko talagang gawin to eh. Actually, sabi naman ni Dad, pwede akong magstay at magpatuloy sa Gironella. Pero naisip ko na baka ito talaga yung perfect opportunity and oras para mag-abroad muna kami. He promised din kasi nahihinto muna siya sa work para mas magkaroon siya ng time sa akin. So, mas may time kami para mag-bonding. Mas makikilala ko siya at ipapakwento ko rin yung love story nila ni Mami. Paano si Nanay at Tatay? Gusto ko nga sila isama eh. Kaso, sila rin naman yung nagdesisyon na wag na raw muna. 18 years ko naman na raw silang kasama kaya hindi daw masama kung yung susunod na taon, si Daddy muna yung kasama ko. Sorry, Nero, ha. Ito muna yung desisyon ko. Kailangan kong buuin yung story ako. It doesn't matter how long it takes.
I will wait for you, Florence. I will wait for you until the end of time. Wow. English poet na pala. Pero pag ready na ako, papalik na ako. At kung talagang iintay mo ko, sayo-sayo lang po ang puso ko. Dapat lang. Baka may kumiriking sa'yo na puti doon. Uupakan ko yun. Wow! Violet! Masabi ko lang. Pero malay mo, pag bumalik ako, hindi na lang puso ko ang handa kong ibigay sa'yo. Ano pa ba? Malay mo, handa ko na rin ibigay sa'yo ang... Next time, na ka ng choice. Pakadumikit. Hindi pa ako ready. Next time. Next time. Next time. Pagpapalik ko. Wala ka ng chance. Tatagalan ko. Buong naman. Sabi nila, it's hard to say goodbye. Ang hindi nila alam, mas mahirap sa goodbye kung maghintay. Sabi nila, it's hard to say goodbye. Ang hindi nila alam, mas mahirap sa goodbye ang maghintay. Sa bawat araw na lumipas, ayos lang ang hindi ka makita, na kayang-kaya mo harapin ang lahat ng hindi ka kasama. Pero mahirap dahil sa iniwang mong mga alaala, yung mga kwentuhan, yung mga tawanan, yung mga kulitan, mga eksena sa buhay na nagpapaalala sa akin na minsan tayong naging masaya at nagkumbinsi sa ating pwede pala na mas makulay ang mundo sa tuwing kasama ka. The ironic thing, Florence, itong mga alaalang ito ang nagpapalalim ng aking pangungulila are the same memories that comfort me, and it makes me believe, it gives me hope nang kabanatang ito ay hindi pa katapusan ng ating kwento, na as we turn to another page sa kwento nating dalawa, ang naghihintay sa akin ay isang mundong magkahawak ang ating mga kamay, magkadamay at magkasamang binubuo ang ating istorya. I cannot wait, Florence. Hindi na ako makapaghintay na makita ka muli.
mayakap. I cannot wait to spend the rest of my life kasama ka. Maghihintay ako sa muling pagbabalik mo. But it's hard, Florence. Napakahirap nang wala ka. Pero huwag ka mag-alala. Lagi akong umahanap ng paraan para maibsan ng lungkot o maibsan ng pangungulila. Pero ang totoo, hindi naman naiibsan ng pangungulila. Kinukumbinsi lang natin ang ating mga sarili na bukas, makalawa, mawawala lahat ng bigat sa ating puso. Nagdadasal ako na dumating ang isang umaga na magigising na lang ako na nagbalik na ang aking pinakamamahal. At makakapagsimula ulit tayo ng bagong pagkakataon para magmahal. Hello, Nero! I'm back! Florence! I'm just happy na nandito ka na. So, magkita na lang tayo bukas. Mwah, mwah, mwah! Mwah, mwah, mwah! Sige, nababa mo na phone. Ikaw na magbaba? Uy, last time ako, ah. Oh. Edi, ikaw ulit. Daya nito. Dali na. Mwah, mwah, mwah! Mwah, mwah, mwah! Mwah! Ah, sige, nababa mo na phone. Ikaw na? Huwag kang madaya, Florence. Sige, tulong mo. Bye-bye. Mwah! Bye-bye. Mwah, mwah, mwah! Figure skater. Wow! Sabi nila, ang buhay ay parang isang sayaw na ginagamitan hindi ng ating mga paa, kundi ng ating mga puso. Alam mo lahat ng bagay, kapag ginagawa mo ng galing dito, siguradong panalo ka. Champion po ako! Yay! Champion ang anak ko! Mr. Cold-hearted. Ako si Skater Girl. Paggawa ng bagong music, yan ang malabo. Tagal na tayong iniwan ni Dad, Kuya. Di ka ba makamove on? Gusto mo ba yung ginagawa mo? Gusto yun ang mami mo? Tawin yung ngiti-ngiti mo dyan. Kasi na yung kausap ko pong content creator, pumayag na po siya na gamitin ko yung music niya para sa routine ko. Alamin mo everything there is to know about this girl. Background niya, sino siya, anong pangalan niya. Ikaw ha, baka may ginawa kang bad. Mukha ba akong bad? Hindi. Eh talaga, good boy too. Para siyang knight in shining armor. Oh my gosh, meet cute yarn! Hindi ba tayo nahimik? Pwede! Figure skating requires dedication. May nakita akong girl doon. Nakateg brace. She looks so pathetic.
Maraming mga galing na athletes na may physical disability. Gaano man karami ang mga hadlang, your daughter should be surrounded by equally competitive skaters. Hindi bottom of the barrel wannabe skater. Mabibigyan lang. Paano po kung sa kabila ng lahat ng mga sakripisyo, ng pagod, ang ending po madidisappoint ko lang po kayo ni Nanay? Mahalaga ang tagumpay, pero mas mahalaga na matuto ka sa lahat ng kabiguan mo. Kasi doon ka lang higit na magiging mas matatag na tao. Laban lang sa pangarap ka na. Hala, Bira! Hala, Bira! Hala, Bira! Hala, Bira! Hala, Bira!